Hello guys! Welcome back po ulit sa ating YouTube channel. Kaya ako po ginawa itong video na to para masagot ko yung mga katanungan na nandun sa comment section ng part 1 ng video na to. Pasensya na kayo kasi naging busy ako noon mga time na yon. Kaya hindi ko na siya natingnan yung YouTube channel natin. At ngayon guys, napansin ko na ito yung pinakamalaking views sa YouTube channel natin. Umaabot na siya ng kulang-kulang 100,000 hours. Kaya ginawan ko na rin siya ng part 2 at para magkaroon na rin ng linaw. Kumbaga gagawin natin siyang detalyado ngayon sa video natin na gagawin ngayong araw na ito. So sana manood po tayo. Dahil nga sa pagbabasa ko ng mga comment, marami ako nabasa na naista daw yung aso nila ng 6 months, 8 months, 9 months, o aksidente lang na nangyari yon dahil hindi nyo pa nga alam. Swerte po kayo kung mapapanood nyo itong video na to, kung mangyayari pa lang yung ganong sitwasyon sa inyo, kasi may bibigay akong tip. Unang-una, kapag nangyari na napaistad nyo siya ng mas hindi bababa sa 6 months, kasi doon naman talaga unang nareregla ang aso. So, ang una nyong gawin guys, pakainin nyo siya ng marami, ibigay nyo yung the best na pagkain sa kanya. Pero kailangan guys, twice a week lang, umaga at sa hapon, para naman medyo matunawan yung aso natin. Kasi guys, kapag sa oras na istad yan, tatakaw yan, kasi hindi lang siya yung kakain. Kailangan din kumain ng mga baby niya. Pangalawa guys, bigyan nyo siya ng malinis na tubig. Kadalasan, nagdudumi yung aso natin at hindi natin napapansin na naiiwan yung poop niya dun sa kulungan. So kailangan niya mailabas yun kasi may inaalagaan siyang baby sa kanyang tiyan. At pangatlo guys, kailangan niya ng vitamins. I suggest na lang guys na tiki-tiki yung gamitin niya sa kanya kasi ayun yung ginamit namin nung nabuntis si Sia. Kaya lang once namin ginamit. 1 month lang namin ginamit 'yon. Tapos tinigil na namin kasi 2 months nga lang pwede manganak na yung aso, so tinigil namin siya ng pagkatapos ng 1 buwan para hindi ganong lumaki yung mga baby niya at hindi siya mahirapan manganak. At ayun guys, na marami din ako natanggap na tanong dyan sa comment section natin na, sir, paano po kaya yun? Wala man lumalabas na white blood cell. Guys, ito yung tandaan nyo, basta na magayon sa aso nyo, kahit walang lumalabas dyan, silent heat po yun. Ito naman guys yung gawin nyo kapag hindi nyo nabilang yung unang heat ng aso nyo, kumbaga unang regla niya, unang araw. So ang una nyong gawin guys, kung may male kayo, the best yan, kasi kapag naamoy ni male yan, karaniwan na inaamoy niya yan. Then kapag si female umiiwas siya, ibig sabihin hindi pa handa si female. So ibig sabihin huwag nyo siya ipapakasta agad. So ulitin nyo siya sa 2nd araw, then kapag hindi pa rin, ulitin nyo pa rin sa 2nd araw, then kapag hindi pa rin guys, paulit-ulitin nyo lang yon hanggang sa pumayag si female. Then kapag pumayag na siya, ayun yung pagkakataon na pwede nyo na siyang ipa-stud. At kapag wala naman kayong male guys, ang gawin nyo, kumuha lang kayo ng gloves kasi alam ko naman na medyo nadidiri kayo kasi may lumalabas ng dugo. Kailangan nyo ng gloves, then anuhin nyo lang yun sa female nyo. Kumbaga, anuhin nyo lang siya, pindutin nyo lang siya. Then kapag naramdaman nyo na matigas pa siya, kasi masasaktan siya, iiwas naman siya eh, kapag ayaw nyo talaga. Yun yung sign na hindi pa pwede. Then balik lang tayo sa 2nd araw. Kapag nakapa nyo na medyo malambot na siya at hindi na siya umiiwas, yun yung time para maghanap kayo ng male na pwedeng ipababa dyan sa female dog nyo. Tandaan nyo na sa unang kasta, dun kayo mag-uumpisa ng bilang ng 1 to 52 days. Then 52 days to 68 days, dun siya posibleng manganak. Nabanggit ko na ngayon dun sa unang video ko. So guys, tandaan nyo, sa unang day pa lang, dun na kayo mag-umpisa magbilang. Kasi nagka-contact na sila. Meron kasing nagsasabi na hindi ba sir sa pa 3 kasta dun mag-uumpisa ng bilang? Hindi po. Kasi sa oras na magka-contact na si female at si male, automatic na yan, magkakaroon na ng
ng baby or ng mabubuo na yung baby sa loob ng tiyan ni female. Kahit naman sa tao, di ba guys, kapag nagkaroon na ng contact ang lalaki at babae, so ayun, nabubuo, nagiging baby na yon. So ganun lang kasimple ang sagot. At ayun nga po, nakatanggap din ako ng tanong na, "Sir, paano po kaya yon? Kung may dugo pa, pwede na po kaya ipakasta?" So guys, ito yung sagot. Kapag pumayag si female nyo kay male dog nyo, ipakasta nyo siya. Pero kapag hindi naman, huwag nyong pilitin kasi may stress lang yung aso natin at baka hindi na siya pumayag. Meron kasing aso talaga na kapag nag-hit, kahit pwede na, hindi siya nagpapababa kasi na-stress siya nung una pa lang yun nangyari. So guys, dapat yan ang iwasan nyo para makabuo kayo ng puppies. Yun lang po. Kapag na-confirm nyo na buntis talaga yung aso nyo, sinabi ko na rin to sa unang video ko na anuhan nyo siya, ilagay nyo muna siya sa kanyang lalagyan para hindi siya maglikot dahil naaagasan din ng ating mga aso. So guys, ang mga dapat nating gawin, kung meron tayong mga pamangkin, anak na maliliit, huwag nyong hayaang makalaro niya si female natin. Dahil naglikot nga siya, posible na malaglag yung kanyang baby. So ilagay nyo muna siya sa cage. Then yung process naman dito, kapag may time kayo sa umaga, ilakad nyo siya ng 10 minutes. Tapos ilagay nyo na ulit siya sa cage para lang maiwasan yung stress. Then kung wala naman kayong time sa umaga, sa hapon, 10 minutes din. Then ibalik nyo na ulit siya sa kanyang cage. Ganun lang guys, nang ganun ang gawin nyo para maging healthy si female at saka si yung mga kanyang mga anak. At guys, maraming salamat sa inyong panonood. Sana nasagot ko yung inyong mga katanungan dati. Pasensya na kayo talaga kung hindi ako nakapag-reply noon. Siguro panahon na para ituloy natin itong YouTube channel natin. At syempre guys, maraming salamat kasi nandyan pa rin kayo at hindi kayo nag-unsubscribe sa akin. Mag-comment lang kayo sa baba at check na magsasagot ako sa inyong mga katanungan dahil marami tayong time ngayon. Dahil nag-upload na ako palagi sa ating YouTube channel. Active na active ako, halos nitong mga nakaraang linggo, halos everyday ako nag-upload. Hindi lang about sa aso, kundi sa tutorial din kung paano gumawa ng mga diskarte sa mga thumbnail. Kapag paglalagay ka ng banner sa YouTube channel mo, meron din ako pinagkakaabalahan ngayon na isda. So yan, ituturo din ako ng kung paano gawin niya, mag-water change. So lahat yan, tapusin nyo guys yung mga video natin sa YouTube channel ko na to dahil more on tutorial videos talaga siya. Marami kayong matututunan. So ayan guys, maraming salamat sa inyo. Huwag niyong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. So guys, see you next time ulit sa mga videos na i-upload ko. So ayan guys, salamat po.